lumabas na nga ako, diba? Natataka na yung aking passport. Bakit mayroon na namang mga questioning doon sa may gate na yon? Hindi naman ako dinala sa isang room kung saan i-interviewin or whatever. Doon lang talaga sa may gilid. Welcome back to my channel. And so for today's video, ako ay nagbabalik. And then, yeah, today is a sit-down video. And then, i-share ko sa inyo yung aking experience sa Philippine immigration. Ang dami ngayon nagsishare ng kanilang mga experience about sa immigration. Hindi ko alam kung ang nangyari sa akin ay, sa akin lang ba talaga nangyari yun or sa iba din. Hindi ko talaga alam. So, mag-comment kayo dyan later kung nangyari din to sa inyo. Okay, so isishare ko sa inyo kung ano ang mga tinanong sa akin, mga hiningi, ganyan. So, simulan natin noong 2017 kasi guys, ay bored pa ako sa aking buhay. And then one of my friends ay nagyaya na mag-join kami sa isang group tour. Ngayon, doon sa group tour, ay sila na yung mag-aasikaso ng visa and all. It's a package, guys. So, wala ka nang alalahanin. It's very convenient para sa isang traveler kasi wala siyang magiging sakit ng ulo. So, dumating na yung time na aalis na kami. Pupunta kami ng Beijing, China, guys. So, andun na kami sa airport. Inorient kami ng agency. Kasi parang more than 15 yata kami. Hindi ko sure. I'm not sure kung 15 ba talaga. Pero, divided kami into two group. Isa yung leader doon sa isa at kami isa. So, meron kami listahan ng aming mga names and doon sa names. Kasi, ipipresent daw namin yun sa immigration officer. So, andun na kami. Nakapila na kami doon sa may cubicle. Di ba may cubicle yan? Tapos, andun yung immigration officer, tapos pipila kayo. So, nung kami na guys, yung aming leader, binigay doon yung ticket, yung accommodation, yung mga names namin. So, ayun. Wala namang ibang tinanong, pinresent, hiningi sa amin yung aming mga passport, ganyan. And then, after checking, ay tinatakan na guys yung aming mga passport. So, di ba ang bilis? And then, confident kami guys na okay na ang lahat. And then, nakalagpas na kami doon sa may immigration officer. So, meaning to say, okay na kaming lumipad, okay na kaming pumunta sa boarding gate. And then, pagdating doon sa may gate, kung saan ini-scan yung inyong mga hand carry bags or baggage, ganyan, yung mga ganyan nyo. Yung ilalagay sa tray, yung inyong mga cellphone and personal items. Ganon guys, yung hinihubad yung belt. Tinatanggal pala yung belt, tinatanggal din yung sandals. Doon guys, ay may biglang lumitaw na immigration officer. Ngayon, pinapila niya lahat ng mga passengers. So, doon sa mga passengers na yun ay merong mga nasa group tour, meron sigurong mga OFW at iba-iba pa, di ba? Kasi sari-sari naman yan. So, dumating na yung sa unahan ko guys yung aking friend. Siya yung kasama ko. Ayun. So, yung kaibigan ko guys, siya yung aking kasama and then siya yung nasa unahan ko na pila. Ganyan. So, hiningi sa kanya yung passport niya. Ay, hindi siya first time traveler. So, tinignan and then tinanong sa kanya, sino ang kasama mo? Ang sagot niya, wala. Nasa group tour ako, sabi niya. So, tingnan. Okay. Ganon siya. So, pinaalis. Okay na siya. Binigay sa kanya yung kanyang passport. So, ako na guys, yung next. And then, tanong sa akin, sino kasama mo? Sabi ko, siya. Tapos sabi ng immigration officer, ay, sabi niya, wala daw siyang kasama. Paano mo siya naging kasama? Sabi ko sa kanya, kasama ko yan siya, kaibigan ko yan siya. Kahit tingnan mo pa yung aking papel. May papel po kami. Andun po yung aking pangalan doon sa listahan kasi nga nasa group tour kami. So, kinuha niya yung aking passport, pinatabi niya ako, and then tinapos niya muna lahat ng mga passengers na nakapila. And then, nung natapos na guys, binalikan niya ako. Ang sabi niya sa akin is,
First time travel ka pala, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, opo, magkano yung, nasa group tour po ako, tapos sabi niya, magkano yung binayad mo sa group, sa agency? Sinabi ko yung amount. And then, sabi niya, lahat-lahat na yun. Sabi ko, opo, kasama na po doon yung plane, yung accommodation, yung food, ganyan, yung visa. So, ayun. Tapos sabi niya, anong trabaho mo? Ang sabi ko ay accounting officer. Tapos sabi niya, pati nga ng ano, ng license, professional license guys, yung hinahanap niya. Sabi ko, ay wala pa akong professional license kasi hindi naman po ako CPA. Tapos sabi niya, paano ka naging accounting officer kung hindi ka naman CPA? Tapos sabi ko, pwede naman po kasi magtrabaho sa accounting as long as related yung aking course sa ayun sa ano ko sa position ko, 'di ba? So, sabi niya, ano ba yung course mo? Sabi ko ay Business Administration, Banking and Finance. Ang sabi kong ganoon sa kanya, hindi po required 'yon na mag-take ng exam ng CPA. Para lang yata yun sa mga accountancy kasi yung may requirements yun kung ilang units, diba, bago ka makapag-exam ng CPA. Tapos, ang sabi niya, patingin nga ng company ID. So, yung aking company ID, guys, nung time na yon ay nasa wallet. Nasa wallet yun kasi yung company namin ay hindi sila nagbibigay ng ID sa mga empleyado. Hindi ko alam bakit. Pero ako ay meron kasi nga nasa accounting ako and then parati kami may mga banking transactions. So, ayun. Kaya ako mayroong ID. So, tingnan niya, sabi niya, bakit parang naman hindi nagagamit ang iyong ID? Ang sabi ko, sinabi ko sa kanya yung totoo na minsan ko lang siyang ginagamit pag pumupunta ng bank kasi hindi talaga kami inaalaw ng company namin na gamitin ang aming mga ID sa labas. Ganyan. So, doon sa company ID na yun, andun yung number ng company na nakalagay. Parang naduda siya sa akin kung accounting officer ba talaga ako. wala sa mukha. Ganyan. Big deal kasi dito guys, no, sa Philippines, kapag trabaho ka sa accounting, dapat CPA ka, ganito, ganyan. Pero, sa ibang bansa guys, wala silang pake kung nakapasa ka sa CPA or hindi. As long as yung iyong experience guys ay enough para doon sa hinahanap nila na doon sa position na yon guys. So, makakapag-work ka as an accountant sa ibang bansa kahit na hindi ka CPA. Ganon. So, ayun na nga guys. Tapos, tinanong niya sa akin, meron ka bang credit card? Sabi niya ganon. Sabi ko, opo. Dalawa. So, pinakita ako sa kanya yung dalawa. So, tapos, binalik niya sa akin. Tapos, hiningi niya ulit yung company, ID, and then my passport. And then, bumalik siya doon sa counter, sa cubicle pala guys, kung saan tinatakan yung aking passport. Kinakabahan ako guys, na nabubisit na ng time na yun. Kasi tapos na nga ako, diba? Natataka na yung aking passport. Bakit mayroon na namang mga questioning doon sa may gate na yun? Hindi naman ako dinala sa isang room kung saan i-interviewin or whatever. Doon lang talaga sa may gilid na ganon. Hindi ko alam kung nag-power tripping sila or what. So, ayun. Dinala doon. And then, pagbalik niya is nakangiti na siya, guys. Hindi ko talaga visit. Nakangiti na siya and then sabi niya, oh, okay na to. Tapos sabi ko, ah, talaga po, okay na. Tapos nag-thank you pa rin ako, guys. Pero parang naano ba ako, guys, nasira yung aking mood. Kasi nga, bakit ganon? Bakit ako lang ba talaga? Or ganon ba talaga yung inyong mga procedure dyan sa immigration? Weird lang kasi, no? Kasi may tatak na, tapos doon, tsaka ka magko-question ng ganon. So, yan, natuloy pa rin yung aming group tour. Nakakawalang gana. But anyway, natapos naman na, and then nakaalis naman kami, and then wala namang problema, guys. Pagdating sa China, sa Beijing, wala namang problema sa immigration. And then, smooth lang naman siya, guys. Walang tanong-tanong doon. So, the next na naman na travel ko, guys, ay after 1 year. And then,
ay hinanap lang sa akin na yung ticket ko, syempre yung passport pinakita, and then accommodation. And then yun lang, wala nang ibang tanong. Tinatakan na yung aking passport. So, ayun lang aking experience dito sa Philippine immigration. And then sa ibang mga immigration naman guys, ay wala namang ganong mga hassle. Kasi smooth naman talaga siya guys sa pagdating namin sa Vietnam, walang tanong, ganyan. So, ayun lang. And then, medyo nakakaano lang ba guys, nakakasira ng mood yung ganyan. Pero, maswerte pa rin ako na nakaalis ako at hindi ako na-offload ng time na yon. Pero, ayun, thank you so much guys. And then, sana ay nakakuha kayo ng idea kung ano inyong mga dadalhin. Yung mga ngayon na babalitaan ko, yung dinadala nila mga yearbook, okay? So, yung akin ay ID lang, company ID, credit cards, and then walang ibang tanong. Walang ibang inas naman sa akin, walang company leave, walang ganun. So, yeah, thank you so much guys for watching, and I hope to see you guys on my next video. See you, bye!